Welcome back to Recap. And guys, update tayo sa case ni FLM. Magandang umaga sa inyo lahat, mga taga-Jubail. Sa kaso ni FLM, mga kaibigan, there's no quantum of case versus FLM. Ibig sabihin, walang bigat ang kaso ni FLM dahil hindi nila ma-prove beyond reasonable doubt. Kailang i-prove nila. Walang bigat. There's no quantum of case of FLM. Ang bigat ng kaso. Kaya ka dapat makapag-bill na yan ng ating pinakabutihing pilantropo. Pero nandiyan pa rin, nakabinbin pa rin. Pagkasal na lang natin balang araw sa atin ang muling halakak. Dahil ang kanyang kabutihan ay hindi talaga mawala sa ating puso at isipan. Siya lang isang taong nakipag daw pang palad sa mga taong mahihirap na hindi na kayang maabot sa taong politisyan ng mga mayaman. Siya lang. Kaya ganun lang tayo. Ganun lang tayo nananawagan sa ating butihing FLM. Mga kaibigan, madaling mag-akusa pero mahirap patunayan sa batas. Kaya walang bigat ang kaso ni FLM dahil wala silang admissible evidence. Wala silang witness. Diba? Na lang papatunay na sa FLM ng rape. Diba? Sa FLM ng narambong. Wala silang ma-present. Diba? All their accusation is all malicious accusation. Diba? Di nila napatunayan. Kaya lagi tayong manawagan sa kanila na no delaying tactics. Sinasadya lang nila yan ngayon, mga kaibigan. Delaying tactics ang ginagawa nila dahil nasa pandemic tayo. Once nababasahan yan sa FLM, I'm sure to you, acquittal, sure po yan. Hindi kasalanang mamahalin sa FLM sa taong bayan. Dahil ni naman, hindi kayang magawa ang kanyang nagawa. Kahit itinatanggi siya ni Bongbong, walang problema yan. Dahil ina-idealize lang naman natin si Bongbong dahil kay Ferdinand. Pero ang nagawa ni Ferdinand at ang nagawa ni FLM ay parehas. Talagang tagus ating puso't isipan na sila'y magkadugo. Balang araw, time will come that FLM is a legitimate Marcos. And kayong mga bashers kayo, matunaw sana kayo. Inuhusgahan niyo ang tao, pero hindi niyo pa napatunayan. Kahit pa paano ay nagkaroon siya ng dignidad. Isa siyang mayaman, nasa kanya na ang lahat. Pero nakipagdaupang palad pa rin siya sa mahihirap. Yung mga taong nasa nakatira sa tulay, yung mga taong manlilimos, yung mga matatanda, nakikita natin yan. Yung mga walang salamin, nabigyan niya ang ating pangangailangan, nalamanan niya ang ating mga bituka. Yan, katotohanan. Pero ganun pa man, hindi pa rin natin nakikita ang kanyang kabutihan.
Dahil nga naman sa kasabihan, gagawa ka man ng tama ng sampu, isa lang pagkamali mo, satanas ka na. Pero yun ang maling perception. Yun ang maling perception na dapat nating iwasan. Kung ubat nagkamali ang isang tao, halimbawa, kahit di pa naman yun napatunayan, pinipersecute nyo yung tao without litigation. Diba? Ang mga wala kayong, walang bigat ang kaso niya. Supposedly, malaya siya ngayon makapagbigay ng pagkain sa mga tao na nangailangan sa times ng pandemya. Diba? Pero anong ginawa niya? Wala kayong puso. Mahabag sana kayo. Maraming taong nangailangan sa kanya. Mga taong nanawagan sa kanya. Humingi ng sakdulo sa kanya. Kita niya na hindi kaya ng gobyerno kaya lumabas siya. Diba? Para mabigyan ng taong mga mahirap. Kaya nga ang sabi niya sa vlog, sana ang mabigyan yung mga mababa talaga. Yung mga hindi kayang puntahan sa mga taong mayamang politisyan. Yun lagi niyang sinasabi sa vlog niya. Na sana naman ang aking itinutulong ay sana yung mga mahirap lamang ang bigyan nito. Ibig sabihin nun, makamahirap siya talaga. Ngayon, hindi namin kasalanan kung ipagtanggol namin si Philip dahil napukaw niya ang aming puso at damdamin. Kung nagawa niyo yan, di kayo sana. Kayo sana ang star ngayon. Star sana kayo ng mga mahirap ngayon. Pero wala kayong nagawa ng tama. Puro lang kayo bulsa ng pera niyo. Unan lang kayo ng pera niyo. Hindi man lang kayo nagpalabas 5% para makatulong sa mahirap. Yan ang katotohanan. Makasarili kayo yung mga taong nagtulong-tulong upang pabagsakin si Philip. Dahil ayun yung matulungan ang mahirap na naghihikahos. Mahirap makakain ng 3 beses sa isang araw. Diba? Yan naman ang katotohanan eh. Ayaw niyong masilbihan ang mga mahihirap. Di niyo ba alam, kaya kayo nilagay dyan para pagsilbihan ang taong mahihirap na hindi na kayang abutin ng kilang puso at damdamin. Pero sa pamamagitan ng ginawa ng ating butihing pilantropo, ang mga mahihirap, ang mga maliliit ay nagising ang kanilang puso at isipan dahil sa kanyang ginagawa. Hindi kasalanan na maging idol siya sa lahat ng mga tao. Hindi kasalanan na maging sikat siya. Nagkataon lang yan. Siya ang binigay ng Panginoong Diyos para sa mahirap. Pero anong ginagawa niyo? Ha? Anong ginagawa niyo? Pinipersecute niyo siya without litigation. Wala ba kayong mga dito? Kaya nga, nag-stand sila bilang FLM. Dahil mayroon silang proof of evidence, admissible of evidence, to prove in the court. Tayo wala eh. Walang bigat ang ano, there's no quantum of case versus FLM. To prove beyond reasonable doubt. Kailangan patunayan nyo, pero wala kayong mapatunayan eh. Sinong magpapatunay? Wala. Pwede ba yung nasa ibang bansa? Hirap nyo mga witness. Pero wala kayong may pikita. Tapos sabihin nyo, binasahan na si ano ng ano, multiple charges. Anak ng tikpaklong naman kayo, no? Yung mga naninira kay FLM.
Ha? Matunaw sana kayo. Sunugin sana kayo sa impyerno. Ha? Sunugin sana kayo sa impyerno. Wala kayong puso at kaluluwa. Buhay pa kayo, pero sunog na kayo. Sunog na kayo sa nagbabagang impyerno. Hindi kayo, hindi na kayo na yan. Baka ikaw, Terso, Vic Lorenzo, ang isa sa mga lipin, mga lahi mo, nabigyan FLM. Napakalawalang hiya mo. No? Napakalawalang hiya. Dapat hinimay mo. Hinimay mo. Yan lang guys. Sana matauhan ng mga taong nakipagtulungan upang pabagsakin sa FLM.